Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa buong kapuluan, 3 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Miyerkules na tayo ngayon, November 29, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, amihan magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. Ayon sa PAGASA, peace talks muling binuhay ng gobyerno at ng National Democratic Front. Pagbebenta ng 20 keso o 20 pesos kada kilong bigas sa Cebu, pinuri naman ng Kamara. Pilipinas bumagsak sa pang-78 sa World Giving Index 2023. Publiko binalaan naman sa pagbili ng mga toxic Christmas lights. At 2 peking dentista na aresto sa Butuan City. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang boom radio natin, FM Nationwide, ang ating Maxion Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 Ben FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Gensan. Sa detalye ng ating mga balita, malaking bahagi pa rin ng Luzon ang makararanas ng kalat-kalat ng mga pag-ulan epekto ng Northeast Monsoon o Amihan. Kabilang sa mga apektado ng Amihan, ang mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region o CAR at ilang bahagi ng Cagayan Valley. Samantala, easterlies naman o mainit na hangin mula sa Pacific Ocean ang makakaapekto sa mga lalawigan ng Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur, kung saan makakaranas sa mga nasabing lugar ng kalat-kalat ng mga pag-ulan at mga thunderstorms. Ang Metro Manila naman, bagamat ngayong umaga ay nakakaranas na po ng mga drizzle o mga pag-ambon at mga kalapit na lugar ay makararanas ng magandang panahon, may isolated rain showers lamang, epekto naman ang tinatawag na localized thunderstorms. Samantala, muling nabuhay ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines sa ilalim ng Marcos Administration. Inanunsyo ni Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. matapos ang pag-uusap at paglagdan sa isang joint communique sa Oslo, Norway noong November 23. Ay kay Galvez, kabilang sa natalakay sa pulong noong nakalipas na linggo, ang parehong layunin na magkabilang panig na makapit na ang kapayapaan sa bansa. 2019, ang formal na winakasahan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang peace talks ng gobyerno sa National Democratic Front. Hindi imposibleng makatikim ang mga Pinoy ng 20 pesos kada kilo na bigas na isa sa mga pangarap at ipinangako ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito naman ang binigyan din ni House Speaker Martin Romualdez sa paglulunsad ng Cebu Local Government Unit ng kanilang Sugbo Merkadong Barato Program kung saan makakabili ng dekalidad na bigas sa halagang 20 pesos per kilo. Sa kanyang talumpati sa Talisay City Hall, pinapurihan nito ang inisyatiba ng Cebu LGU dahil ginawa nitong imposible na magkaroon o ginawa nitong posible na magkaroon ng 20 pesos kada kilong bigas, isang hakbang para makamit ang seguridad sa pagkain at katatagan ng ekonomiya ng bansa. Sinabi ni Romualdez na naging panauhing pandangal sa pagbubukas ng Sugbo Merkadong Barato Program ng Cebu kung saan dito sinimula ng kasaysayang pagbebenta ng dekalidad na bigas sa halagang 20 pesos nga per kilo. Ayon pa sa House Speaker, ang sinimula ng Cebu ay maaari ding gayahin ng iba pang mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Todo pa sa salamat naman ito kay Governor Gwen Garcia dahil mahusay ang naging liderato nito sa pagpapatupad ng makamagong mga solusyon. Sinasalo ng subsidy, ano, may subsidy ho ito para matiyak na abot kaya ang presyo ng mga bilihin. Bumagsak naman sa rank 98 sa buong mundo ang Pilipinas sa pagiging mapagbigay. Batay sa Charities Aid Foundation o World Giving Index 2023,
Ayon sa survey na nilakuhan ng 142 bansa, nakakuha ng index score na 34 ang Pilipinas, mas mababa sa tinayang global score na 39. Samantala, 57% ng mga Pinoy respondents sa naturang survey ang nagsabing tumutulong sila sa mga hindi kakilala. 12% naman ang nagsasabing namigay sila ng pera sa mga charity at 34% ang nag-volunteer ng oras sa isang organisasyon. Indonesia ang naitalang rank 1 sa World Giving Index na may index score na 68. Sinusundan nito ng Ukraine, Kenya, Liberia at Amerika. Tulong naman ang dalawang babae na nagpanggap ng mga dentista matapos arestuhin sa isinagawang entrapment operation sa Butuan City. Kinilala ni Police Brigadier General Kirby John Croft, Regional Director ng PNP Caraga, ang mga suspect na sina alias 22 at isang alias Ana na 29 years old. Ayon kay Croft, dalawang pengking dentista ang nadakip nga ng mga tauhan ng CADG sa Barangay Bilya, Kananga sa Butuan City. Kasunod ng reklamo ng ilan sa mga naging biktima kung saan nabigong magpakita din ng lisensya ang dalawa na nagpapakilalang sila daw po ay mga dentista. Delikado ito, ano ha? Baka mamaya yung porcelain yun na kakabit ho sa inyo. Pagka tinutbrasan ho ninyo, ano ha? Eh, madali ho kayo ng ano? Madali ho kayo ng tanggal. Ano to? Bungal pala, bungal. Ingat ho kayo sa mga peking dentista. Pero alam ba ninyo, ano ha? Noong unang panahon, kung bakit hindi nila kinakailangan pang dentista, ng mga ancient Romans naman, hindi nila kinakailangan ho ng ano ng dentist eh. Ha? Pero alam ba ninyo na doon ho sa mga nakuhang mga bungo, doon sa mga labi, ano ha? Buo yung intact yung mga ngipin nila. Oh, pagpapatunay ho noon na noong panahon yun, bagamat hindi pa ho naiimbento ang unique toothpaste ng ACS, ano ha? Wala pang unique noon kayo naman. Oh, siguro ginagamit nilang pangsipilyo noon, asin lang at saka yung dahon ho ng sanga ng bayabas, ano? Ganun ho kami sa probinsya noon, pagka wala na kaming toothpaste eh. Pagka nauubusan ng unique toothpaste, ano ha? Ang ginagawa na lang yung yung dulo ng ano ng bagong sibol na dahon ng bayabas. Yan, dildil mo yun sa asin, yan panglinis yan. Ganun ang panglinis yan, ha. Pero sa ancient Romans, ha, wala ho silang sipilyo ang ginagamit ng mga panahon yun, pero perfect ang kanilang mga ngipin dahil po low sugar ang kanilang diet. Ayan, yan ang sikreto dyan. Para manatiling, manatiling okay ang inyong ipin, aba, kinakailangan eh, low diet tayo sa sugar. Kasi sugar ho, kadalasan sinasabi nila, pagka na-convert ho kasi, na-convert to energy, nagagamit ako konsumo ng katawan para sa mga activities natin. Pero pag hindi, aba, diabetes ho yan. Alam mo naman ninyo mga diabetic, di ba? Oo, ang dami-dami hong mga restrictions sa buhay kapag ikaw po ay maraming sugar sa katawan. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, maganda umaga po sa mga Pilipino dyan sa Germany. Maganda umaga din po sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalo na dyan po sa Middle East. Kumusta na po kayo? Kumusta na ating mga suki dyan, ha? Sa ating mga marino, saan mong pumpanig ng mundo, kumusta na po kayo? Ingat po! Ay mga misis, amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang uwi araw at umipawis, gumamit ang shield mat soap regularly. Ang vitamol ang shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya, 1250 SRP. Kaya mga misis, ay challenge yung subukan ng shield mat soap, galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Kinilala naman ang Governance Commission for GOCC o GCG. Ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pagcor, binigyan ito ng 99.46% score sa taunang performance evaluation system para sa taong 2022. Ang nasabing score ang isa sa pinakamataas sa kasaysayan ng Pagcor at ng GCG at nakamit ito sa unang taon ng pamumuno ni Chairman at CEO Al Tengco na itinalaga ng Pangulong BBM noon lamang August ng 2022. Ang Pagcor ay nakakuha ng score na 98.08% noong 2021 habang 91.38% naman noong 2020. Ayon sa Pangulo at CEO ng Pagcor na si Attorney Juanito Sañosa, itinaas ang parangal ng gaming agency sa hanay ng mga
pinakamahuhusay na gumaganap na GOCC sa Pilipinas. Mismong si President Jun Sanyosa ang tumanggap ng parangal sa kauna-unahang GOCC Governance Award Ceremony na ginanap naman sa PICC. Congratulations sa mga taga-PAGCOR! Nagbabala ang isang environmental group na iwasan po ang pagbili ng mga Christmas light na hindi dumaan sa pagsusuri ngayong holiday season. Sa pagmamonitor ng Eco-Waste Coalition sa Binondo, Manila, marami sa mga binibentang Christmas light ay walang Philippine Standard Mark o Import Commodity Clearance Sticker. Ibig sabihin, hindi dumaan sa tamang proseso ng sertifikasyon ng naturang mga produkto at maaari hindi ligtas gamitin ng publiko. Ayon pa sa Eco-Waste Coalition, naglalaman din ang namataas na LED na ang karamihan sa nabibili nilang mga Christmas lights na delikado sa kalusugan, lalong-lalo na ng mga kabataan. Inaasahang lalagdaanan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panukalang 2024 National Budget sa December 16 bago ito bumiyahe patungong Japan. Nadalo kasi ang Pangulong BBM sa ASEAN-Japan Commemorative Summit sa December 16 hanggang 18. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno, isasalang ng BICOM ang budget sa December 1 at may sapat na oras ang Pangulo para malagdaan ang General Appropriations Act sa pampasok na taon. Kahapon, inaprubahan na rin ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang 5.768 trillion peso na panukalang budget sa susunod na taon. Mas mataas ito ng 9.5% kumpara sa pambansang budget ngayon 2023. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isinusulong ng isang kongresista na isa lang sa imbestigasyon ng Kamara de Representante sa isang television network ni Pastor Apollo Quibiloy dahil sa pagpapakalat ng fake news kaugnay ng paggastos ng 1.19 billion pesos ni House Speaker Martin Robales para sa kanyang mga biyahe. Hiniling ni House Deputy Majority Leader at Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez sa House Committee on Legislative Franchises imbestigahan ang pagpapakalat ng SMNI-TV Network ng mga maling impormasyon laban kay Speaker Romualdez. Tumayo si Suarez sa plenaryo upang kondenahin ang walang basehang pahayag sa programa na tinawag nitong fake news at bahagi ng smear campaign laban sa House Speaker. Naniniwala si Suarez na kailangang imbestigahan ito ng naturang komite upang mapairal ang transparency at accountability. 16 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, pinalaya na rin ang grupong Hamas sa isa pang Pinoy na kasama ng kanilang mga binihag noong sumiklab ang gera sa Israel. Lumabas ang impormasyon sa foreign news website ngunit wala pang kumpirmasyon mula sa Department of Foreign Affairs. Si Noralyn, anong apelido ni Noralyn Quises? Si Noralyn ay kabilang sa 10 bihag na sinasabing pinalaya kagabi matapos na ito'y bihagi nga sa loob ng 53 araw. Gayunpaman, hindi pinalad ang kanyang mister na isang Israeli na pinatay naman ng mga Hamas. Ayan. So, antabayanan po ninyo yung mga kalagdagan ni Tali tungkol po sa balitang yan. Mamalengke muna tayo. Nasa Taguig Public Market ngayon o People's Market si Noche Cacas. Noche? Noche? Ha? Nawawala si Noche. Noche! Yuhu! Maganda umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, 17 na makalipas ang alas 4 na umaga. Mga misis, mga mamis, pwede ho tayo mag-laundry day today pero bantayan nyo lang dahil baka biglang bumuhusong ulan, ha? Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mansya? All you need is pride. At mapahirapan ang sound ko sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mansya based on tensa chocolate mud and sembleman cotton, gawa po ito ng ACS. Ayon, yung pinalaya po ay si Noralyn Agoho. At tabayanan po ninyo ang confirmation mamaya mula po sa Department of Foreign Affairs. Pero bantay po sa isang foreign news website. Ito po ay kasama sa mga pinalaya makalipas po ang 53 days of captivity. Kasama siya dun sa 10 na napalaya kagabi.
Nagpaabot naman ang pasasalamat si Vice President Inday Sara Duterte sa pamahalaan ng Qatar, Egypt at Iran matapos mapalaya ang isa pang Pilipinong nabihag ng Hamas. Sa isang pahayag, matagumpay din naman ang naging administrasyon sa pangunguna o ang administrasyong Marcos sa pangunguna ng Department of Foreign Affairs sa naging kaligtasan naman itong si Jimmy Pacheco. Naipadala na sa isang Israel hospital si Pacheco. Binisita din ito ng Prime Minister ng Foreign Minister ng Israel na si Ellen Cohen kasama si Philippine Ambassador to Israel Pedro Laylo Jr. Inanyayahan naman ang Vice Presidente ng Publiko na patuloy na suportahan ang pagligtas sa iba pang mga Pilipino. Kasama dito nga si Noraline Babadilla. Isesa. Sa ngayon ay wala pang impormasyon kung kailan uuwi naman ng Pilipinas si Pacheco, pero patuloy ang ginagawang pagpoproseso ng kanyang repatriation mula po sa naturang bansa. Maganda umaga, Pilipinas! Mamalengke nga muna tayo. Noche? Payong buntag, Kuyang Angel, ngayong Wednesday morning dito sa Taguig People sa Market. Ang pinakamurang bigas sa Kuyang Angel, good news dahil mayroong 38 pesos yung regular milled rice, habang ang pinakamahal na bigas naman sa local rice ay yung special 59 pesos ang kilo. Pero yung bangus dito, Kuyang Angel, yung medium size pa lang ay mataas, nasa 220 ang kilo. Pumaas din ang tilapia, nasa 160, habang ang galunggong na local 240 ang kilo. Ang beef wrap naman na Kuyang Angel, 420 ang kilo. Beef brisket 380, kasim 300, liempo 310 ang kilo, habang yung whole chicken nasa 170 ang kilo. Itlog bawat isa, Kuyang Angel, yung medium size 8 pesos and 50 centavos. Pero ayaw nila, Kuyang Angel, yung per kilo. Mahirap daw yun, yung per kilo na sinasabi sa itlog. Habang ang palaya naman na 100 ang kilo, yung kalabasa 80, ang talong tumaas ng konti, nasa 140 ang kilo. Ang kamatis, nakapako pa rin sa 80 pesos ang kilo. Carrots naman, 140 ang kilo. Habichuelas, o yung tinatawag na baggy beans, 130. Ang white potato, 180. Ang pechaya, baggy 60. Habang ang sayote, nakapako sa 50 pesos ang kilo. Pero yung sibuyas, sa pula, ko yung angel, yung local, 220 ang kilo. Ang onion white naman, 160. At yung garlic imported, 160. Ang luya local, 160, haba ang siling labuyo, nakapako rin sa 300 ang kilo. Ang kalamansi naman, 120, lakatan, 110, 110, natundan na 80, habang ang papaya solo, 80 pesos. Sa mga naghahanap naman ng mangga, nako, tumaas yung mangga, ha? Ngayon pa lang, tumaas na, nasa 240 ang kilo. Pero yung sugar white naman, nako, yung Indian, mababa, 80 pesos ang per kilo. Sugar wax naman, 80. Yung sugar brown, 85. Sa mga magsasangag naman ngayong umaga, gamit ang palm oil, 350 ml, 28 pesos. Habang ang palm oil na 1 liter, 82 pesos. Kung kayo naman ay naghahanap ng coconut oil, isama ko na rin, 350 ml, 30 pesos. Habang coconut oil, 1 liter, 86 pesos. Ayan ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong Wednesday morning dito sa Taguig People's Market. Ilang buko riyan, bay? Bay, buko. Ang buko ko yung Angel, nasa 35 na ang kilo. Dating 30, lumaas yung piraso. Buko habang papalat. Baka piraso, isang hindi kilo. Piraso. Oo. Mahirap kiluhin ang buko. Nako, mahirap yan, kaya Angel, kung per kilo na mga buko. So, ang gusto ng mga nagtitinda, per piraso, wag per kilo. Ang itlog. Ayaw nila Kuya Angel, sa itlog, Kuya Angel, ayaw na ayaw nila na per kilo yung itlog. Mas maigi, per piraso. Oh, kasi nga yung handling daw magiging problema dun. Malamang suraming mabasag. Magaling na mabasag, Kuya Angel. Halimbawa, kung isa lang ang bibilhin mo, tapos kikilo mo, gugulong kayo. Gugulong kayo. Pagkabuguyan mo. May bibili ka, isang itlog lang, pambira ka naman. Birok ang tawag doon. Kasi
Kasi kaya Angel, merong hindi lahat ng timbangan, merong saluan yung may harang. Merong timbangan na yung flat. Ah, diba? Sige. Siya, sige. Kung pag ginilo mo yan, mahuhulog pa yun. Mahirap. Siya, sige. Mahirap, okay. Balik sa'yo, kay Angel. Maraming salamat. Si Noche Cacas live mula po sa Taguig People's Market. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, buntag sa mga ating paminaw nato diyan sa Cotabato, labi na sa mga diyan sa may ano sa may PC Hills. Ay, magandang umaga din po sa mga suki natin diyan sa bayan ho ng Carmen. Ay, buntag kay Mayor Roger Talino. Nagkaroon ng bacterial infection ng isang babae mula sa San Jose. Hindi po ito San Jose, Pilipinas, ha? San Jose, California, matapos kumain ng tilapia na hindi masyadong naluto na humantong sa pagkaputol ng kanyang mga braso at binti. Batay sa report ng People's Magazine, bumili si Laure Barajas, 40 anyos, ng tilapia sa palengke noong Hulyo at kaagad itong nagkasakit matapos nakainin ng isda. Natuklasan ni si Barajas ay nagkasakit ng virulent Vibrio bulnificus o yung bakterya na kumakain ng laman. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, ang Vibrio bulnificus infection ay nagmula sa pagkain ng hilaw o undercooked na seafood. Not necessarily tilapia lang, ano ha? Undercooked na mga seafood. Maaari rin sa sugat ng isang tao ay nadikit ang hilaw o undercooked na seafood at ang mga tumutulong tubig nito na may asin. Isang buwan din sa ospital si Barajas kung saan nilagay siya sa isang medical-induced coma. Ang kanyang mga daliri sa kamay at paa ay nang itim, naging maging ang kanyang ibabang labi, ibabang labi. Noong Setyembre, naglabas ang Centers for Disease Control and Prevention ng isang health advisory kaugnay ng tumataas na kaso ng Vibrio bulnificus bacterial infection sa Amerika na umabot ng 80,000 kada taon dahil sa tumataas na water temperature naman sa Gulf of Mexico. Kaya kung may mga nakikita ho kayong mga posts at sinasabing yung tilapia daw po nagtataglay ng flesh-eating bacteria, fake news po yun. Baka yung nakain lang at that time yung tilapia. No? At hindi huli ho sa Pilipinas yun. Ha? Oo, sa Pilipinas. Iba ho naman temperatura natin dito. Parang sama nang dating. May kumakain ba naman ng hilaw na tilapia dito sa Pilipinas? Alaman, di ba? Iniihaw natin yan. Kung hindi, piniprito ng todo-todo. Kasarap yan, di ba? At saka hindi lang ho tilapia. Lahat ho ng uri ho ng seafood nagkakaroon daw po niya ng ganyang klase ho ng virus kapag ito po ay undercook. Huwag ho ninyong kainin ng hilaw, ano ha? Babala na rin. Kasi bagay yung ano naman, kinilaw. Niluto naman sa suka yun di. Di ba? Para na rin ano to. Kaya huwag niyong kakainin ho ng ano ng half cook, ha? Para iwas lang makaiwas tayo sa disgrasya, ha? Anyway, mamaya si maluhan tingin nga natin si ano, tingin. Matawagan nga natin si si Attorney Aris Asis Perez, ano ha? Para mas maintindihan ho natin kung ano ba itong sinasabing ito na sakit sa ano. At saka hindi ito ano ha, hindi ito bago kaya doon sa mga nagtatanong ho sa atin, ninenerbiyos tungkol sa pagkain ng tilapia. Nothing to worry, di ba? Basta linisin at iprito o ihawin ng mabuti. Para safe po tayo. Maganda umaga, Pilipinas! Pinayuan naman ni Senator Amy Marcos ang gobyerno na magtimpi, magtiis muna sa ginagawang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Katwiran ni Senator Marcos, hindi naman palaging maaasahan ng Pilipinas sa mga kalyadong bansa gaya ng Amerika na nakatutok ngayon sa Israel-Hamas War, Taiwan at gera ng Ukraine at Russia. Ayon sa senadora, kahit nakakainis, nakakapikuna ang China, ay dapat munang magtsaga ang Pilipinas sa maayos at mapayapang pakikipag-usap sa Beijing. Punto pa ng senador, dapat palakasin ang pamahalaan ng self-reliant defense posture nito, pagdibayin ang sarili at huwag iasa ng iasa ang problema sa mga kaalyado. Well, sa palagay ko, kung hindi tayo huminahon at makipag-usap ng maayos, talagang ang sinasabi nga sa Incheck, ano, yung poking the panda. Yung parang nang-iinis tayo na nang-iinis. At the same time, napipiko naman tayo na nabubuli tayo ng todo-todo. Ang akin na lamang,
eh tiis-tiisan muna makipag-usap kahit nakakainis dahil hindi naman natin maaasahan ang lahat ng kaalyado natin lagi andyan ang Japan, yung Amerika, abala sa Israel, abala sa Ukraine, abala sa Taiwan. So, ang hulot dulo nito, makipag-usap sa lahat, at ikalawa, ang importante, tayo mismo dapat may self-reliant defense posture. Ibig sabihin, pagtibayin natin ang sarili, hindi naman pwedeng asahan ng kaalyado. Samantala, hindi naman kumbinsido si Senator Amy Marcos na may sleeper cells ang China sa Pilipinas. Bagamat nakakaparaning kanyang report, sinabi nitong mas makabubuting hintayin ang resulta ng verifikasyon ng pambansang pulisya. Ginawa ni Senator Marcos ang pahayag, kaugnay pa rin ang patuloy na pangaras ng China sa tropa ng gobyerno at sa mga mangingisang Pinoy sa West Philippine Sea. 31 na makalipas ang alas 4 ng umaga, para ho sa mga may lakad, huwag kalimutan magmaon ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospitals, pharmacies, laboratories. Okay na okay din po yan sa mga households. Ha? Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man nating gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun ang mga mabangong family Rubbing Compound Improved Alcohol. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga dentista, mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga kumadrona, mga barbero for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4.32, tatlo pang kongresista na dating kasapi ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban at iba pang mga lokal na opisyal mula sa iba't ibang partido ang lumipat nitong Martes ng hapon sa Lakas sa Christian Muslim Democrat o Lakas CMD. Dahil dito umakyat na sa 89 ang bilang ng mga kasaping kongresista ng natunong partido sa Kamara de Representantes. Pinangunahan ni Speaker Martin Romualdez ang presidente ng LACA-CMD ang panunumpa kina Congressman Richard Co, Olga Co at Winton Co ng una, ikalawa at katlong distrito ng Masbate. Kasama ang 16 na alkalde, isang municipal vice mayor, dalawang konsihal bilang mga bagong miyembro ng partido. Umaasa si Speaker Romualdez, leader ng 300 kongresista at ng iba pang mga opisyal ng partido na ang bago nilang kapartido ay magkakaroon ng makabuluhang pakikipagpalitan ng ideya at hangaring makasama sila. Sa nakalipas na 20 araw, 10 dating membro na at mga opisyal ng PDP ang lumipat sa LACA-CMD. At kasama rin sa mga lumipat sa LACA-CMD sina Nueva Ecija First District Representative Micaela Angela Sonsinging, Cagayan de Oro City First District Representative Lordan Suan, na kapwa nating membro ng Nationalista Party. Maganda umaga, Pilipinas! 33 makalipas ang alas 4 ng umaga, report mo na mula sa Mindanao. Makabagong public market na pinontohan ng MILF Barm, formal nang natin over naman sa barangay Dato Binasing Pigkawayan Cluster. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutang, Aris 19. Assalamualaikum, Jun! Alaykum assalam, Kuyang Angel. Isa na namang may kabuluhang intra-project ang iturn over ng MILG Barm sa SGA Pigkawayan Cluster, kung saan isang makabagong market building para sa 12 barangays ng Pigkawayan Cluster ng Special Geographic Area ng Barm ang bagong atraksyon sa lugar na nasa tabing National Highway lamang. Sa pahayag mula kay MILG Barm Minister Attorney Naguib Sinarimbo, ang makabagong public market na ito ay lugar na magsaka ng lahat ang uri ng mga produkto ng mga lokal na negosyante. Sila umano ang priority na maka-avail ng mga stalls, at dahil sa may maayos na concrete highway sa area mula Cotabato City hanggang North Manuangan, Pigkawayan, Cotabato Province, inaasahang dadagsain ang public market ng Barangay Dato Binasing ng mga mamimili. Sa pagkakataong ito, hinihikayat ni Minister Sinarimbo ang mga barangay officials at ang kanilang mga constituent na gamitin ang palengke sa maayos na paraan at gawing isang ligtas sa lugar upang lumago ang pangkabuhayan ng mga lokal na negosyante na matagal ng panahon na na-deprive sa namang uri ng kaunlaran sa community ng Bangsamoro.
At ang isa sa mga interesting place ng public market na ito ay ang mga coffee shops sa loob ng gusali, na ayon kay Attorney Narimbo, isa ito sa magiging place of conversations or venue for peaceful dialogue habang nagkakape ng napakasarap na kape ng Bangsamoro. Labis namang nagpapasalamat ang mga barangay officials ng 12 barangay sa Pigkawayan Cluster sa priority infra projects na ito sa lugar na dating sentro ng mga engkwentro ng AFP at ng MILF. Kabilang sa mga naging panauhing pandangal sa turnover ceremony ay si 602nd Brigade Commander, Brigadier General Donald Gumiran. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jundi Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dagan salamat, John. Para pag-uusapan na lamang din hong palengke, duda naman si dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor sa pagsipa ng presyo ng bigas sa mga pamilihan dahil ngayon ay panahon na ng tag-ani. Sinabi niyang dating kalihim, walang dahilan para tumaas ang presyo ng bigas dahil stable ang supply nito at may magandang ani din ng mga magsasaka. Binigyan din pa ni Montemayor, dapat iyakin ang gobyerno na abot kaya ang supply ng bigas sa mga palengke sa harap ng papatapos ng pag-ani. Sinabi ng kwan, tagapagsalita ng Department of Agriculture, na in-expect daw nila magkakaroon tayo o nagkaroon tayo ng record harvest ng palay o itong taong kasalukuyan. Tapos katatapos, halos patapos na yung ating anihan ng main harvest. Usually pag ganyan po ang mga kwan, ang sitwasyon, in-expect talaga natin na hindi dapat tumataas ang presyo ng bigas. Hindi kaya, dapat stable lang. Hoy, maganda umaga sa mga taga Antipolo. Medyo maulan daw dyan sa may Antipolo area. Inaalam na ng Department of Agriculture na paulat na pag-iral ng price manipulation sa presyo ng local rice. Ang hakbang ng DA, kasunod ng pagbahalang presyo ng local rice kaysa imported na bigas. Paliwanag sa DZRH at sa radyo natin ni Assistant Secretary Arnel de Mesa, tagapagsalita ng DA, sinisiyasat na nila ang pinanggalingan ng pagbaba ng presyo ng imported na bigas mula Vietnam at Thailand, gayong mahal ang presyo nito. Sa kasalukuyan ay mabibili ng 52 pesos ang bawat kilo ng local milled rice, mas mataas sa 45 pesos hanggang 47 pesos per kilo naman na imported. Local milled natin, kung tutusin niya, hindi siya dapat ganun magtaas kasi nabili karamihan, more than 90% nabili nitong nakalipas na wet season na hindi tataas naman ng 23 national average. Maraming lugar na nabilihan ng 19, 20, hanggang 22, karamihan na nabili. So, bakit ibibenta nila ngayon ng napakataas at 52? Nagbabala naman ang Philippine Egg Board, natataas ang presyo ng itlog sa sandaling ipatupad ang per kilong bentahan nito. Inilihad sa DZRH at radyo natin ni Gregorio Santiago, ang chair ng Philippine Egg Board, magkakaroon ng problema sa multiple handling sa pagdadala ng itlog sa pamilihan mula sa mga farm. Ayon kay Santiago, gagawin dahilan ng mga nagtitinda ang pagkabasag ng itlog na itinitinda nila dahil mayot maya ay ang pagpapatimbang ng mga middleman at mga mamimili. Kukuha natin yun, kaya lang baka naman magmahal yung itlog kasi yung handling along the process baka marami yung mabasag, yun ang ikatwiro ng mga nagtitinda kasi mataas ang presyo kasi sa pagsimbang nila nababasag yung sa handling naman na magiging problem. Handling mula sa farm magtitimbang ka, magkita si middleman magtitimbang na, papunta sa mga retailer magtitimba, pwede sabihin nila na malaki, mahaba yung proseso, may mga nababasa, kaya tataas ang presyo itlog. Baka yun ang magiging resulta niyan. Yun. Ang itlog pala, tamang term doon, ay titimbangin. Pagbubukas ng night market at food bazaar sa Calasyao, Pangasinan, dinagsan ang mga tao kagabi. Masantos siya kabasanid si Kemin sa ating mga suki dyan po sa Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38 Freddy.
kung sa iba't ibang mga plaza dito sa Pangasinan ay pagandahan ng mga kumukutita at iba't ibang mga kulay at disenyo ng mga Christmas light, sa bayan naman ng Kalasyaw na tinatawag na Puto Capital ay ibang makikita sa kanilang plaza maliban sa mga Christmas light. Dito may mga net market at food bazaar na binuksan kagabi na dinagsa ng maraming tao ang pagbubukas nito sa Municipal Plaza ng Kalasyaw. Ayon kay Mr. Miggy Santo Domingo, Executive Assistant for ng LGU Kalasyaw, ngayon lang ito nangyari sa kanilang bayan kaya hindi lamang taga Kalasyaw ang nagtungo rito kagabi kung hindi mula pa sa mga karatig na bayan at syudad upang matikman ang iba't ibang pagkain ibinibenta sa lugar. Ganun din ang mga damit at iba pang mga bilihin sa night market. Bukas ito mula alas 3 ng hapon hanggang alas 12 ng gabi hanggang sa bagong taon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo Ariz 38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Matagumpay namang naidaos ang pagdiriwang ng 9th Organic Agriculture ngayong buwan ng Nobyembre. Ang event ay may tema ang kabuhayang OA, kilusang o kinabukasang OK, na naglalayong ipakilala ang mga produkto ng mga magsasaka sa paggawa o nadumaan ho sa organic farming o agriculture. Ayon sa National Organic Agriculture Program, kabilang sa mga inaalok ng mga produkto ay organic rice, organic coffee, organic condiments at fresh produce. Nagpasalamat din ang Department of Agriculture sa mga nakalahok sa mga aktibidad ng organic fairs, webinar series at livelihood programs na ginawa nationwide para sa pagpapakilala ng organic agriculture. Sa ilalim ng Presidential Proclamation 1030 na inisyo noong pang 2015, ang buwan ng Nobyembre tinatawag na OA Month o panahon para tangkilikin ang organic agriculture. OA din naman kasi masyado yung presyo. Diba? Pag organic fruits at saka organic vegetable, OA talaga. Organic agriculture. Ayan. Oy, yun nga daw palang mga gulay na hinaharvest sa, o itinatanim sa pamamagitan ng hydroponics, hindi daw po yan kasama dun sa organic agriculture. Pangalawa, kung kayo po ay gagamit ho ng lupa sa organic farming, huwag daw ho kayong kukuha ng lupa doon sa mga pinagsunugan. Ha? Yung sa mga basurahan, di ba? Dalasan, kasi kulay itim yung lupa, akala natin okay yun. Eh, hindi daw ho papasayan sa organic agriculture kasi marami din ho siyang mga harmful chemicals na nasunog, kasama sa mga nasunog, kasi kadalasan na itinatapon dyan mga plastic at saka iba pang mga waste. So hindi ho dapat nanggagaling sa mga pinagsunugang yung lupa na gagamitin natin, hindi nanggagaling ho sa mga pinagsunugan kasi may mga hazardous chemical pa rin daw ho yan. Maganda umaga, Pilipinas! Isang lalaki naman pinagsasaksak sa loob ng resto bar sa Tacloban, ginagamot ngayon sa ospital. Detalye mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32. Jimmy, maupay ngaga. Isang lalaki pinagsasaksak sa loob ng resto bar sa lungsod ng Tacloban, ginagamot sa ospital. Kinilala ng Tacloban PNP ang biktima na si Acerten Roblina sa wastong taong gulang, residente ng Barangay 107 Santa Elena. Ang mga suspect na kilala sina Bituin, residente ng Barangay 105 San Isidro, Tacloban, at si Akaso 26 Anyos ng Barangay Agsam Oras, Stern Samar. Nangyaring insidente sa Indice Restro Bar sa Barangay 107 Santa Elena sa Sudanan, Tacloban. Sa investigasyon ng PNP ang biktima at suspect ng inuman sa magkaibang misa sa Restro Bar, nagmagsisigaw ang suspect dahil lasing na ito, inawat ang biktima. Lumabas ang mga suspect kumuha ng patalim pagkatapos bumalik sa loob ng resto bar at pinagsasaksak ang biktima. Tinamaan si iba't ibang bahagi ng katawan kaya tinakbo sa Eastern Visayas Medical Center. Samantala, si Bituin pinaghahanap ng kapulisan at si Akaso naman naresto ng PNP. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si R-32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa kubalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Dagan salamat, Jimmy. Empleyado naman ng DPWH at kasamahan nito na tulak ng illegal drugs sa Aritaon, Nueva Vizcaya, Timbog sa mga ibang sa operasyon. Detalye na balita mula sa radyo natin, Bayumbong, mula kay Adelius Cesar Seba. Adelius, good morning!
Magandang umaga, Pilipinas. Timbog ang dalawang umunay tulak ng Shabu sa ikinasang anti-illegal drug operations ng magkasamang pwersa ng PDEU na siyang lead unit, katuwang ang Provincial Intelligence Unit NVPPO, Alitao Police Station at Regional Drug Enforcement Unit, Philippine Drug Enforcement Agency, dagong alas 5.45 ng hapon sa Pulok Namnama, Barangay Poblasyon, Alitao, Nueva Vizcaya. Sa ulat ng PNP Alitao, tinukoy ang suspect na si alias Clinton, hindi nito tunay na pangalan, 52 taong gulang, empleyado ng DPWH na nasa kategorya bilang high-value individual, residente ng Pulok Namnama, Barangay Poblasyon, Aritaw, at isang alias Jamir, 38 taong gulang at residente ng Purok 2, Barangay Malasin, Dupax del Norte, Nueva Vizcaya, na nasa kategorya naman bilang street level individual. Naresto ang dalawang suspect makarang benta ng mga ito ng isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, ang isang pulis na nagpanggap na posure buyer kapalit ang buybus money, na kumpiska mula sa mga suspect ang mahigit kumulang na 3.40 gramo na nagkakalaga ng 23,120 piso. Kabilang din sa mga nasamsam ng mga otoridad mula kay alias Clinton, ang buybus staff na 3 maliit na pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu, 10 maliliit na pakete na naglalaman din ng hinihinalang shabu mula sa direktang pag-iingat at pag-aari nito, 2 pirasong nalukot na aluminum foil na may latak na shabu, isang tutor at 2 lighter, isa pang genuine 1,000 peso bill na nakabilang sa 2,100 pisong budel money na nagsilbing buybus money at isang keypad cellphone. Nakumpiska naman kay alias Jamir ang isang pakete ng shabu, Android cellphone at motorsiklo na walang plaka. Imas Reyes ngayon ang 2 suspect na naharap sa kasong paglabag sa Article 2, Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang illegal drugs. Mula sa 104.5 Radyo Natin Bayumbong, lalawigan ng Nueva Vizcaya, ako si Adel Cesar Seba, kasama niyo sa pagbabalita at serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Adelio. Samantala, kasama na natin si Attorney Aces Perez, ano po, dating happy po ng BIPAR. Para magkaintindihan ho tayo dito ho sa nabasa nga natin balita kanina, actually viral din po ito sa social media, tungkol po sa tilapia na nakain, hindi ho sa Pilipinas, sa ulitin natin, San Jose din, pero San Jose, California. Attorney, magandang umaga po sa inyo, Director. Ay, magandang umaga kay Kong Angel at magandang umaga sa iyo mga tagapakinig at tagapanood. Oo, eh, meron na doon. Actually, hindi ito bago. Ano? Nakita na natin ito sa ano to, sa Facebook at sa iba pang mga social media platforms. Yung flesh-eating bacteria daw, ano, ah, na meron ang tilapia. Eh, bakit, sabi ko nga, bakit naman siningle out ang tilapia? Ano ha? Eh, ano ba yung tinatawag na virulent Vibrio vulnificus, Doc? Oo. Alam mo, yung ano, based on mga nababasa ko rin lang, ano, itong bacteria na to, very rare naman. Mm-hmm. Seafoods ito, at saka most of the incidents happen in the U.S. Particularly in California. Based on mga readings, ano eh, mga of the 80,000 incidents of Vibrio recorded ng CDC nila, 200 lang doon ang itong klase ng Vibrio na ito. Ito kasi yung flesh-eating bacteria, medyo rare ito. At yun nga, kumpara mo yung incidents sa Amerika, 80,000 yung recorded, pero 200 lang naman yung ano. And this happened in America. Tsaka ang malinaw dito, hilaw, semi-cook, hindi talaga luto. Eh sa Pilipinas naman, sabi ko, wala namang nakain sa atin dito ng ano, kahit papaksiw, di ba? Lutong-luto naman yun eh. Luto diba? Naman, luto yun. Oo. Actually, ano yan, yan yung karakter. At saka ano mo, yung Vibrio generally, yung parami kasing uri ng Vibrio bacteria eh. Mm-hmm. Karamihan naman sa kala harmless, except for this one. Ah. Maraming may mga iba-ibang bacteria. Maraming species yung bacteria, yung iba may masamang epekto, yung iba wala. Pero ito, this one, this particular one, which is very rare by the way, ay nangyayari sa Amerika. Wala pa tayong recorded cases niya sa Pilipinas. Sa Pilipinas. So, tsaka malamang nagtatribe ito sa mga temperate countries. Kasi parang dumadami ito pagka summertime sa kanila. So, ibig sabihin, may period of time na malamig. Pag malamig, siguro baka hindi yan. I'm not an expert. Anyway, pinakamaganda nito, mag-import na lang sila galing sa ng tilapia, galing sa Pilipinas. Di ba? Para safe na safe sila. Safe na safe sila. Oh. Pag galing dito, walang mga recorded cases. Correct. Kaya dun ho sa mga nag-export ho ng isda dyan ho sa Amerika, kunin nyo dito sa Pilipinas. Maganda bang harvest natin, Director?
Oo naman, medyo magandang harvest ngayon. At saka actually, ano, papadami pa nga. On my way ako actually sa Tagkawayan, Quezon ngayon. Meron doon gagawing isang ano, isang hatchery. Wow. One of the 10 na ginawa ni Congresswoman Tan, and she was Congresswoman, will be inaugurated today. So I'm darating si Gob. Oo, nakalagay sa program kaya nga makikipagkita tayo dahil nga ano, para tuloy-tuloy yung programa natin dito sa pag-aalaga ng isda. Attorney, gaano karami ng hatchery niyo diyan? Actually, pang ano na to, pang siyam ito sa inaugurate. Wow. Oh, galing, ha? Oh, pero hindi lang tilapia at saka bangus ang inyong hinahatch dyan. Dito, itong nagawin ngayon, kahapon may inaugurate sila yung hipon, hatchery ng hipon. Wow. Okay. Tapos today naman, hatchery ng bangus. Tapos meron na silang hatchery ng pompano sa Quezon-Quezon. Ba't na ginagawa na ngayon. Parang 6 out of 10 yata is tapos na eh. So yung iba kinukonstruct. Ang kagandahan nito, di ba sabi nyo nga, magta-tribe ang hatchery pagka maganda talaga ang kalidad ng tubig. So ibig sabihin, maganda yung kalidad ng tubig natin, ang bahaging yan na malilibay. Di ba? Ano, Quezon. Quezon na nga pala, malayo na. Ano, ha? Yung kasing taggaway na sa Ragay Gulf yan. Ragay Gulf. At saka ito ng mga hatchery ng ano, Floridel, Quezon, ay nandito naman sa Lamon Bay area. Ang Manila Bay, hanggang saan lang humahantong? Mula ano yun eh, Cavite yan, Cavite, tapos Bulacan, and then part of Pampanga. Okay, part of ng Bataan. Pero, tsaka this is a relatively small area compared naman dito sa mga bay natin. Ano yan? Walang ano, hindi nadadaanan ng bagyo? Yung mga area yung binabagyo to ninyo? Dinadaanan din kami ng bagyo. Kaya nga, yung construction dapat, hardy. So yung mga pampano na nabibili natin dito sa Metro Manila, galing na yan dyan sa inyo? Sa area nyo? Hindi naman lahat. Meron pa rin yung galing sa... Kasi yung sa atin dito, yung nire-raise natin sa Alabat Island, ito yung gold, yung silver pampano. Mm-hmm. At saka meron din tayo sa wild na black. Pero yung nabibili minsan, yung golden, imported pa yun. Oo. Teka muna, may hatchery na ba tayo ng alimango? Oh, meron. Sa Alabat. Sa Alabat din? Talaga. Kaya matutuwa ka nga dito because I discovered ito recently lang na yung isang pirasong alimango, kung Angel, alalahanin mo, isang piraso. Mm-mm. Pag yun ng itlog, ha? Pag yun ng itlog. Yung itlog niya, hindi kasya sa kasyang ihalagaan sa isang hatchery. Oh? Yeah. Talaga? So they have to throw away half of it. Oh, galing. Kasi ang kaya lang i-handle ng hatchery, siguro a million pieces. Oh, hindi magdagdag? Hindi pwede magdagdag ng hatchery? Pwede naman. Kaya lang mahaba, malaki infrastructure requirement nun to raise sa ano. So, pero ganun ka prolific yung alimango. Kaya nga ang ating paniwagan, dapat pag yung alimango ay tawag natin grabe, huwag nilang kakainin. Bayaan muna nilang mailabas yung egg. And then sa wild, kahit sa wild, dadami naman yon. Hindi, pero sabi nyo nga, isang alimango lang naman pala, napakaraming crabs na. Di ba crablet, wala? Oo, pero kailangan, papabayaan mo siyang makapangitlog lang. Kasi bagay, mas... Hindi naman pinagbabawalan ko kainin yung babae. Ang mahalaga lang, pag grabid siya, whether it's crab, whether it's yung blue swimming crab, papaitlogin muna, pabayaan muna siyang... ilalagay mo doon sa tawag namin lying in. Oo. Well, talaga may lying in din. May ibagsak lang niya yung egg tapos pwede na. May lying in din ang ano, ha, ang alimango, ha? Oo, intento natin 'yan. Actually, credit 'yan kay ano, kay Governor Marañon ng ano, ng Negros. Talaga, ha? Oo. So, nag-invento niyan, inadapt lang natin. Akala ko dati hanggang sa norte pa tayo kumukuha ng crablets, hindi na pala ngayon. Diyan na sa may Alabat. Meron sa Alabat dito. Isa sa mga project yan ni Governor Ellen Tan, Congresswoman. Okay. Sila dalawa ni Senator Cynthia Villar. Ito, yung mga hatchery sa Quezon. Oo, tsaka sasarap nung ano, ha, pagkagaling dyan sa Quezon, kahit yung ano bakla na ano na alimango, sarap. Di ba? Ang ganda ng laman.
Malapit ng pumasko, marami ng alimango ako. Ah, talaga ha? Titignan natin kung talagang masarap na itong baklang na alimango sa keto. Promise nyo yan ha, promise nyo yan ha. Pero saan nyo ba binibenta? Bakit walang mabili dito sa Maynila na galing ho ng Quezon? Meron kami. Actually, meron kami dyan. Saan? Ginagawa namin sa ating pompano. Kasi pag hina-harvest natin yan sa alapat, maramihan eh. Oh. Ina-IQF namin, individually quick frozen. Kaya nga, saan nga ho binibenta? Kasi we're selling it. Hindi pa namin nabibenta sa mga supermarket. Ayun. May mga outlet na diyan na bumibili sa amin. Mukhang mga premium. Yung isa sa Paranaque meron. Mukhang mga premium hotels yata ang sinusupplyan niyo. Hindi naman. Medyo we're still in the process of marketing it properly. Dahil isa pa, kasi dito sa Quezon, meron nang bubuksan na hatchery naman ang pompano rin. Pompano, what about ang crabs? Ang crabs, meron dito sa Alabat, Quezon naman. Export quality kasi, kaya kahit sa mga high-end na hotel, pwedeng ibente. Diba? Yes, of course. Pwede ba yung i-replicate? Mas kabisado niyo yung mga shorelines natin, attorney. Eh. Saan siya mga lugar na pwede i-replicate yung ganyang klaseng mga hatchery? Actually, all over the Philippines pwede naman. Pero may mas magandang site. Kunyari, Sambuanga, maganda rin. Uh-huh. Sambuanga. Sambuanga. Pagdating sa maraming bangos, mas maganda doon sa malapit sa Sambuanga, General Santos. Kasi yung temperature nila is medyo mainit doon, di ba? Nagkausap na kayo ni Secretary Laurel? May set meeting kami on Tuna tomorrow, so I'll be discussing some issues with you. Hindi, tsaka itong pagparami ng mga hatchery, attorney, mahalaga ito. Di ba? Crucial ito para sa pag sa ating fishery sector din naman yung kanyang tinitingnan eh. Di ba? We're very happy kasi marunong sa sa production itong secretary natin. Okay. Hindi nanguhula, ha? Hindi nanguhula. At saka, dahil dati sa business kasi yan, information and data-driven ang decision-making natin. We're sure of that. Okay. Attorney, maraming salamat, ha? Ayan, thank maraming you. Maraming salamat. Salamat sa pagkakataon. Si Attorney Aces Perez, dating director po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nagpatawag naman ng amendment si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Para sa charter ng Philippine Fisheries Development Authority. Ayon kay Laurel, dapat na amyandahan ang mga tungkulin ng PFDA para mas mapalawak at mapagtibay ang marine at agro-industrial estates sa bansa para sa karagdagang supply ng pagkain. Gayon pa nito, aayon din ito sa Philippine Rural Development Program at sa layunin ng Pangulo na nakatutok sa sektor ng agrikultura. Dapat umanong maging isahang imbaka ng mga sariwang produkto ng mga marine at o magkaroon ng isahang imbaka ng mga sariwang produkto ng mga marine at agro-industrial estates. Sinabi pa niya na nakita niya ito na gumana sa South Korea at Japan, kaya nakikipag-ugnayan sila sa World Bank para maisakatuparan ang naturang proyekto. Kaya tama ho yung pagkakatanaga dyan kay Secretary Tio Laurel para mapalakas ang sektor ng pangisdaan. Ay, kayo ba pagbangon ho ninyo sa umaga, hindi magandang mood nyo? Alam nyo, hindi kayo nakaultabayo. Ang dami ko na nakausap na dati, masakit ang ulo pagbangon dahil kulang tulog. Ngayon, di. Alive na alive! Diba? Parang Kuya Angel. Pagbangon sa umaga, kay alas dos yan, kay alas tres yan. Siyempre, dapat matulog ka na rin ng mga bandang alas 8:30, alas 9, Huwag ka namang magpupuyat ng hanggang alas 12. Dahil kalokohan naman yun, sasakit talaga ang ulo mo doon. Manghihina ka talaga pagkukulaan tulog.
Pero kung kahit malima-anim na oras tulog mo, ayos ho, hindi sasakit ng ulo mo. Sa pag-aaral ho, ang sleep deficiency, puyat at stress ay isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression, at kadalasan pagharap mo sa salamin, alang glow. Kaya hindi ka ginaganahan, tuloy man alamin, hindi na pogi ang dating. Ayan, ha? Kaya ang pinakamaganda, subukan ho ninyo ito pong kauna-unahang postbiotic food supplement na Ultabio. Available na po ito ngayon sa Mercury Drug. Oy, maganda umaga sa mga taga Marikina, ha? Kayo naman, pinakyo nyo naman kaagad ho yung Ultabio. Ang dami tuloy nagpunta nun, wala nang mabili. Sino kaya ang loko yun? Pinakyo kaagad yung Ultabio. Pero wag na ho kayo mag-alala. Mag-re-refill ho sila sa lalong madaling panahon. Maganda umaga din sa mga taga Kinapawan, ano ha? Available na yan sa Mercury Drug Store, ha? Ito pong Ultabio ay rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Para po sa inyong mga tanong, sa inyong mga concerns, may mga medical experts pong nakastandby sa 0917-110-6580 para sa karagdagang impormasyon. Sa panahon ng pagbabago ng panahon, stressful na buhay, kakulangan ng tulog, kailangan natin ng kagapay, nandyan po ang Ultabio. Ganda umaga, Pilipinas! Alas 5. Noon ang tangerine chocolate, dito po ay pangregalo na, pangtulong pa po sa ating mga magsasaka. At ang kilikin po ang gawang atin. Sabi nga po ni Dr. Leia Lintan, sino bang magmamalasakit sa ating mga magsasaka kundi ang kapwa Pilipino? Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Leia Lintan. Yung pong mga magniniyog na dating umaasa sa kompra, ngayon mga MSMEs na. Yan, ha? Nagbibenta na po sila ng mga dekalidad na cacao beans at iba pang mga farm produce para po sa pagpuproduce ng tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. I-check po ninyo mga available na variants. Mahigit 10 po yan sa tangerinechocolate.ph. 2-in-1 yan. Nakapagregalo ka na, nakatulong ka pa na i-boost ang immune system ng inyong mga mahal sa buhay. Dahil yan, dark chocolate, ayon po kay Dr. Helen Tan, ay actually immune booster. At tried and tested yan sa mahabang panahon. Dahil noong panahon ho ng mga 1700s, yung small packs, ang ginamit nilang pantreat ay dark chocolate. Tangerine chocolate, available sa 0919-095-5935. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, suportahin natin ang ating mga MSMEs. Marami pang mga balita sa ating pagbabalik, 504. Ang 5,000 piso, hindi pa daw ho kayo sumasagot para maipadala na ho yung 5,000 na premyo at magkausap na ho tayo, ano ha? Kaya may bago na ba tayong mahiwagan to, no? Gala pa? Wala pa, oh. Kasi nga hindi pa natin na ibibigay itong price, eh. 5,000 to, Francia Cantigan ng Leyte, ikaw ho na uling nakadali, ano ha? Pangalawang premyo na yata niya ito, ano ha? Ang tamang sagot lamang po doon ay plastic coffee stirrer na pinipitik sa paper cup. Ayun, kaya nga sabi ho sa inyo, nakikita ito sa mga sa opisina. Kaya pala bar, coffee bar sa mga hotel. Ayun, akala ko naman yung bar na suki ni ano eh, suki ni Greg, iba pala yan, ha? Oo. Oy, teka nga pala, speaking of pamasko, ha, huwag niyong kalimutan, meron pong available na mga ready for occupancy units na ang Westchester Realty. Diyan po sa ano yung mga proyektong sa Sibera Bacolor, Sibera Mabalacat, Samira. 20,000 pesos all-in down payment po. Pwede na po kayong maglumipat kaagad pagkatapos po ng take-out ng Pag-IBIG housing loan diyan po sa Sibera Bacolor at Sibera Mabalacat. Ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ang kagandahan nito, nandyan ho mismo sa township ang simbahan, munisipyo, palengke, mga grocery, eskwelahan, at iba pa ho mga amenities. Ang kulang lang, ospital. Ayan, ha? Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ayan, ha? At kung ngayon ho kayo bibili, aba, may chance pa ho kayong manalo ng mga bonggang premyo kasama ang bagong kotse. Bago ng bahay mo, bago pa ang kotse mo. Maganda umaga, Pilipinas! Una na naman ang ka...
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman. Usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZS. Maganda umaga, Pilipinas! 9 minuto na makalipas ang 5 ng umaga. Kasama na natin si Attorney Antonio Ligon, nagsilbi bilang chairman ng Bonifacio o Lawyers Association na itinatagpo ni dating Solicitor General Francisco Chavez. Kaya pala controversial siya. Si Attorney Ligon pala ay counsel din po sa panel of prosecutors ng impeachment trial noon ni ERAP. At kilalang din po ito, champion ho ng kalikasan. Katunayan noong 2019, siya po'y pinaranglan bilang Bulacan Dangal ng Lipi Awardee. Ayan. Kasama natin ngayon ang isa sa mga naninindigan para po sa kalikasan, si Attorney Antonio Ligon. Attorney, maganda umaga po sa inyo. Thank you for joining us this morning. Salamat po. Maganda umaga, Congressman Angelo Palmones, idol natin sa science. Oo, pero Attorney, alam mo ninyo, kinilabutan ako doon sa inyong pagtayo doon sa quarry. Akala namin noong una, walang nakakalapit kasi marami daw si Q. Ala na pala ngayon. thanks to you kasi isa ka sa mga nauna, siyempre, malaking bagay ang nagawa mo. Alam mo yung ginamit mong, tinuran mong salita, kinilabutan. Yung staff ko na hawak ang cellphone, yun ang term na sinabi niya. Sabi niya, sir, nangilabot po ako nung makita ko to. Eh kung ikaw na ordinaryo na, siyempre, yung mga concern sa environment, hindi mo naman pinag-iisipan, nakita mo lang ganyan na reaction mo. What more? Yung mga iba nating kababayan na alam yung historical significance ng lugar na to. Ang sinasabi ho nga ninyo, doon sa site na yun, dahil yun ay considered na National Historical Site, kahit pala bato, hindi ka po pwede magtanggal basta-basta doon? Oh, nakalagay po yan sa ating Republic Act 7586, yung NIPAS, no? Yung Integrated Protected Area Protected System. Area System. Uh-oh. Ngayon, kung may exception man, dapat malinaw na nagkaroon din ng public hearing at kung hindi man sakop ng protected area yan, dapat nakapaskil doon. Kasi pagpasok mo sa area, kasi dalawang entrance sa congressman eh, pwedeng paggaling ka sa bayan ng San Miguel, diretso ka lang, hindi mo makikita yon. Paggaling ka sa Cibol Spring, where I was born and raised, 6 kilometers yon, makikita mo National Park. And then, bago ka makarating sa mismong yung mga kuweba-kuweba o bato-bato, makikita mo na yung kwan at yung quarrying niyan at makikita mo rin yung mga nasirang karsada na pinansin mo. So, ako naman, wala talagang agenda ko for whatever. Kasi pag makita mo yung social media ko, kahit na nasa ibang bansa ako, pag about climate change o nasisirang yung natutunaw na yelo, pinapansin ko, eh, dito pa mismo sa sarili kong bayan, siyempre, dapat pansinin. At siyempre nga, marami naman ding, hindi lang naman ako, maraming mga kababayan tayo sa San Miguel na concerned sa nangyayari. Hindi kaya, Attorney, sa lawak ho ng hinukay, mukhang hindi 400 trucks lang ang hinakot dyan eh. Mukhang libo-libong truck na ho dumaan niya, kaya naman pala nasira talaga yung daan. So ito ho, hindi nakita ni Kapitan, hindi nakita ni Mayor. Anong ginagawa ng iba pang mga opisyal ho ng Bulacan? Well, in fairness, ayoko pong mag-speculate kasi bilang abogado, on what I have personal knowledge lang at anong dokumento. In fairness, katulad ng sinabi nyo no isang araw, tama naman, mayroon daw magkakaroon ng investigasyon ang sangguniang pambayan ng San Miguel at tama po yung pasasalamat nyo dahil ginagawa nila yan. And ako, personally po, nung sabihan ako ni Ms. Malu na mag-i-interview nga, tinawagan ko yung mga kaibigan natin sa sangguniang panlalawigan. Ginagather daw nila yung mga documents para makapagsimula sila ng investigasyon. Sabi ko, dapat kasi ang provincial government ang may talagang power dyan sa bagay na ganyan. Ang PENRO, ang MENRO, at lahat ng environmental. Kaya kung mapansin nyo, mapakinggan mabuti yung sinabi ko sa video,
Wala tayong personalidad dito. It's more on the system. Sino bang mga kalaga? Dapat ang environment of natural resources. So kung meron silang ginagawa at meron silang investigation, well and good. Pero sabi ko nga, we cannot just rely on government in protecting our environment. Kaya nga nagkaroon ng Supreme Court ng writ of kalikasan. Nagkaroon tayo ng mga laws. And alam mo, Congressman, para hindi malito tao, dapat ma-identify natin may ang batas na Republic Act 7942, yung Philippine Mining Act. Dalawa ang covered niyan, yung mining and quarrying. Mm-hmm. Yung mining, pwedeng gawin niyan sa national park. Bakit? Kasi yung mga mineral resources, gold, silver, oil, pag-aari ng Estado. Pero yun, magkakaroon pa rin ng public hearing, magkakaroon ng environmental compliance certificate na hindi makakasama yung pagmimina. Pero ang quarrying, mas mahigpit yan. Bakit? Ah, kasi gagalawin mo yung lupa, yung mga... In fact, sa National Park Law nga, at kung sasabihin mo mga exemption, lalong dapat pag-agihin kasi babaguhin mo yung lupa. Ang tanong lang dyan, makakabuti ba yan sa environment? Kahit kabilang bayan ang mababaha o kahit ibang barangay mababaha, very basic yun. Eh, hindi naman natin kailangan maging rocket scientist. Pag inalis mo mga lupa, yung pansipsip sa tubig, mababawasan. Yun po, Congress. Hindi lang yun. Tingnan mo naman. Yun, paano mo naman ibabalik yung ganda ng biyak na bato? bundok na bundok yan. Eh, nawala yung bundok. Okay. Kaya sabi, wow. Kaya nga po, isang pasasalamat sa inyo. Kasi alam nyo, sa ating bayan, pag hindi nakuna ng media at hindi binatikos, parang ang mga mamamayan, siyempre kumisan, takot magsalita dahil dapat po ulit-ulitin basic sa democracy, yung right to free speech. No? Kahit butas lang sa kalye, pwede kang magreklamo. Naalala ko nga yung anecdote dun sa isang kwento nung pinapasa na daw sa... Kasi ang Amerika ang nauna sa democracy. I'm leaving you a government, but be careful. That government, you need to speak out. If you don't speak out, democracy is useless. Kaya, tama kayo. Ano ha? Kung magbubulag-bulagan sila, anong uri pa ng demokrasya? Ang ano? Kaya ho, again, sabi ko sa mga nandiyan ho sa lokal na pamahalaan, lalong-lalo na doon kay mayor, ano, sabi ko, wala naman ho kayong kailangang ipaliwanag ho sa akin. Kung kailangan nyo magpaliwanag diyan ho sa mga kababayan nyo, dahil ang San Miguel ho ang binabaha, hindi naman ho ako taga San Miguel para malubog sa baha. Eh, itong ganito hong klase ng pagsira ng kalikasan, isa ho itong dahilan kung bakit ho talaga binabaha ang isang lugar. Eh, mantakin ho ninyo, nung nagdaang pagbaha yata dyan, may mga nang matay ng mga rescuer. Rescuer ho mismo! Yun ang namatay. Yes, tama kayo. At in fairness, ang punong lalawigan, nagsalita na tungkol dyan na dapat wala nang magaganap na mga ganito at dapat pangalagaan ang kalikasan. Kasi basic naman yan, hindi mo kailangang maghanap ng scientist para explain eh. Pagka nababawasan, nababago ang kontur ng lupa, nagkakaroon ng epekto kapag umuulan. Kahit sa bahay natin, no, bawasan mo o alisin mo, mas lalabas ang mga tubig. Hindi, walang magsisipsip. Eh, lalo na bundok. Attorney, ang pakiusap ko na lang sa inyo, eh, ako'y may personal na pakiusap. Sana huwag niyong bitawan tong isyong ito. Ano ha? Again, alam nyo, yun na nga, dahil sa ganon, nakikipag-ugnayan po tayo dun sa mga kinaupulan. At siyempre, ang interest naman po natin dito, kung talagang walang action, nandyan ng mga umiiral po nating batas, yun nga kung tinatawag nating environmental law, yung writ of kalikasan. Kasi kung maalala nyo, nasumikat siyang ganyan nung ang isang hinahangaan nating abogado si Antonio Aposa dinimanda ang Manila Bay. Yes. At sabi, hindi dapat wala namang party in interest. Ang kanyang naging party in interest yung mga future generation. So yan, available sa atin yan. Siyempre, hindi naman maalam lahat ang ating mamamayan sa mga teknikalidad. Pero merong civil criminal na pwedeng isampa sa lahat ng
mga taong may kaugnayan sa pagsira ng kalikasan. Apo. At hindi mo kailangan taga San Miguel ka, hindi mo kailangan, ikaw, kung alam mo, iniisip mo ang iiwanan mo sa susunod na henerasyon, eh ito lang talagang kapaligiran. Yung kayamanan mo, siyempre, yung mga material na bagay, may iiwan mo dun sa personal na mga heirs mo. Pero bilang mamamayan ng bayan na ito, ang iiwanan nating legacy, kaya yung good environment. Alam niyo po, pag pumapasyal ako, nakikita ko may plastic. Ayoko namang maging overdramatic na ipakita na pinupulit lahat yung plastic at iniipon. Pero dapat, yun lang isang malaking bagay na maitutulong ng mamamayan. Huwag tayong mag-iiwan ng basura o plastic, lalo na nga sa national park. Siguro kasi pa, nasa batas din yun. Hindi dahil gusto lang nating malinis, pero... Attorney, naku, naputol ng linya ni attorney. Si attorney, nakikinig pa rin si attorney Antonio Ligon. Attorney, thank you ha. Thank you for joining us. Para lang din sa kaalaman ni attorney Ligon, ano, ha? Yung rhythm kalikasan ay ginamit na rin ho natin doon sa laban natin dyan sa Taalayka para maproteksyonan ho yung protective landscape ho ng Taal. At saka mapigilan ho yung mga fishkill. Kaya ngayon wala masyadong fishkill na nababalita eh na malawak ang fishkill dyan po sa Taalik. Dahil nga ginamit natin yung rhythm kalikasan para ma-impose na ang feeding protocol ay plotter na walang sinker. Nabawasan din ho natin yung bilang ho ng mga fish cages na nandyan ho sa Taalik. At higit sa lahat, nagkaroon ho ng programa o tawag dito, funding and support ano, para sa sustainable agriculture dyan po sa Taalik. Yan. Rate of kalikasan din ho yung ginamit natin dyan. Hindi ko lang alam, masiguro kailangan talagang araling kung ang rate of kalikasan ay pupwede ho dito sa Biak na Bato kasi ang apektadong bayan lang naman so far ay San Miguel. Ano? Anyway, mas kabisado ni Atty. Ligon yan. Diba? Atty. Again, maraming salamat. At, uy, teka mala. Si Malu Cabral din pala ay dangal ng Lipi Awardee ng Bulacan. Alas din po, sinag-text siya sa akin. Sabi ko, kaya lang, awardee rin po yata siya ng dangal ng Lipi. Hindi lang doon yung natandaan. Sabi ko, baka naman sinasabi mo, nire-reveal mo yung age mo dyan. Attorney, ingat ha. Maraming salamat po and thank you again for joining us. And thank sa inyo you rin po. Maraming salamat sa pagkakataon at mabuhay ka, Congressman Angelo Palmones. Salamat po. Angelo na lang po. Huwag niyo nang tanggalin niyo yung Congressman. Attorney, thank you. Thank you. Maraming salamat. Si Attorney Tony Ligon ng Bulacan. Maganda umaga, Pilipinas! Alam mo niyo pagka mga environmentalist na katulad nito si Atty. Ligon, si Kador Plato, taas nang ho yung mataas ho yung pagrespeto natin sa kanila. Mantakin ho ninyo si Kador, tanim ng kamayan para mapigilan ang mga pagbaha diyan mo sa mga lugar ng Santa Maria, sa Angat, ano ha, at maproteksyonan yung watershed natin. Dito naman, kita ho ninyo sa San Miguel, Bulacan, halos patagin ho yung bundok. Maganda umaga, Pilipinas! Oras muna sa buong Kapuluan, 50-51 na makalipas ang alas 5 na umaga. Champ! Stansya ho, at malasog na malusog dahil ho sa kayo'y nagsusupply pa rin ho ba ng isda? Opo. Sig Benny, sabi ko nga, kayo pala 50 years younger sa ano sa Department of Labor. Ilang taon ho ang dole? Sa December 8 po ang kanyang December 8. December 8 po ang anibersaryo niya talaga at 98 na po, 90. 90. Siyam na po. Fake news pala yun, 41 na kayo eh. Dapat pala 59 lang. How I wish, kagaya mo. How I wish. Okay, ano hong mga nakahanay na activities ho ninyo, Secretary? Yung pong una, yung nabanggit nga ninyo na magkakaroon po kami ng malawakang jobs fair. Sisimulan po yan December 1. Sa Biyernes po. At ito po ay gagawin sa 15 regional offices po ng DOLE at meron na pong 23 na confirmed na job fair sites. At nagpapasalamat din po kami na meron na pong mahigit na 400 employers at meron pong humigit kumulang 35,000 solicited vacancies po ang i-offer po para doon po sa mga magsisipaghanap ng trabaho. Saan sila pupunta? At saka paano yung paunang impormasyon kung ano yung mga available na trabaho? Meron ho bang nakapost? Meron po. Meron pong nakapost sa atin pong mga ikangay
website ng ating iba-ibang regional offices. Doon po sila unang pupunta, magtingin po sila sa aming website. Subalit ito po yung mga listahan po ng confirm na mga job spare sites, ano po. Sa inyong kapahintulutan, Kong Angel. Please, opo. Sa NCR po, meron po sa Manila Science High School Auditorium. Mm-hmm. Meron din po sa Barangay Poblacion na Barangay Santa Ana. Robinson's, Metro A sa Pasig City. Malabon Sports Complex po, Malabon City. At sa Vista Mall, Taguig City po. Yan po ang NCR. Sa Carnapan, sa Cordillera Administrative Region po, sa Sky Zone, Porta Bagamal, sa Baguio City po yan. At sa Region 1 po, Robinson's Place, Pangasinan, Calasiao, Pangasinan Provincial Capital po sa Lingayen. At sa Region 2, SM City, Tuguegarao, sa Tuguegarao City po. Sa Region 3, Bataan Provincial Capital, Walter Mart, Cabanatuan. At sa Region 4A po, dito po sa Lipa Academy for Sports, Culture and Arts, Lasca. Ito po ay nasa Santo Tomas, sa Lipa, Batangas. At sa Mimaropa po, dito po naman ang gagawin na yung pong programa para sa Batang Malaya. At sa Region 5 po, SM City Legazpi. Region 6, SM City Iloilo. Region 7 po, sa SM Seaside Cebu City. Sa Region 8 po, Tacloban City Convention Center. Region 9, KCC Mall de Zamboanga. Region 10, SM City CDO Uptown. Sa Region 11 po, People Park Davao. Sa Region 12, Notre Dame of Marbel University. At sa Caraga po, Robinson's Place, Butuan. So mapapansin po ninyo, kapartner po natin ang SM Mall sa saka Robinson's Mall. Mm-hmm. Nasa ganun po medyo kumbinyente at komportable po ang pag-a-apply po ng ating mga job seekers. Anong available na trabaho? Blue collar ba yan? Mga professional ba yung hinahanap natin? Ito po, ang top na ano po na industriya na meron pong mga bakante, una po sa business process outsourcing. At ang kanila pong itinalang vacancy is customer service representatives. Okay. Okay po, sa pangalawa po, manufacturing, yung pong mga production workers at saka operators ng mga makina. Sa retail and sales naman po, yung cashiers, baggers, sales clerk. Siguro ito ay kaugnay dahil medyo mag-season eh. Nakapaskuhan po. Kaya marami pong hinahanap din dito sa retail and sales industry. Sa construction, meron din po at mga laborers, carpenters, at painters. At sa hospitality industry po ay casino dealer, service crew. Huh? At meron, yes po, at meron din po tayong magpa-participate na manpower agency overseas. At ang top industries po ay health, mga nurses, caregivers. Meron din pong industrial cleaning, mga cleaners po ito, housekeeping services para po sa household service workers. At meron din po sa agrikultura, sa overseas, farmers, agricultural workers. So yan po yung top na mga vacancies. At meron din po mga professional, no, pero hindi ko na po babanggitin yun dahil hindi naman po ganun kadami. Ito pong mga nabanggit ko na mga vacancies ay libo-libo pong hinahanap nilang manggagawa. Yung sinasabi niyo nurses, ibig sabihin, alip na yung ban? Hindi, patuloy naman po kasi ang kanilang paghahanap. Kung meron po silang mga tinatawag din na manpower pooling para po kung sakali pong mag-open up na kagad ay magkaroon po ng mabilis po ang pagkilos. Kasi kuminsan po kung hinahantay natin, assuming meron pong ban, pag saka hihintayin mo yung hindi ka nagpo-proseso kong Angel, pagka dapat sana pag sinabing go na kagad. Okay. Sir, teka, pahabol ko. Yung bang increase ng sweldo ng mga kasambahay sa Metro Manila, effective na? Hindi pa. Na po yan, malapit na pong matapos ang kanilang deliberasyon. Sa pangkasalukuyan po, siyam na regions na po ang mayroong adjustment sa sa sweldo po ng kasambahay. Ito po, lahat po ito ay motu proprio. Wala po itong mga petition na inihahain at pagpapatibay lang po ito kong Angel na kahit walang petition, gumagalaw po ang ating mga regional tripartite regional productive. Abangan namin bago mag-anniversary ang for sure bago mag-anniversary may announcement kayo diyan. Ibibigay ko na kayo. Kong Angel, inuunahan mo si regional tripartite regional. Sorry. Abangan nila sa mga susunod na araw. Sek, maraming salamat ha. Good luck and we'll be in touch sa mga susunod na araw bago po yung celebration po ninyo.
Yes, Kong Angel, maraming salamat. Almost one week po ito kasi mayroon po pong ibang mga serbisyo na ipagkakaloob na magkukulminate po ito sa December 8 na kung saan na yun po yung talagang anibersaryo ng Department of Labor and Employment. Maraming salamat Kong Angel. Apo. Magandang umaga po. Magandang umaga. Paki-update po kami. Ha? Maraming salamat. Si Secretary Benoy Guesma ng Department of Labor and Employment. Ngayon, kung kayo ho'y pupunta ho sa mga job site, ha, bumili na ho kayo ngayon pa lamang ng Pamil Alcohol para mayroon ho kayong panglangga, malinis na inyong kamay, pang disinfect. Oh, mamaya nga kamay-kamay kayo eh, di ba? Ayan, magmaon ho ng Pamil Alcohol, ha? Dalawang formulation ng Pamil Alcohol na pwede natin gamitin, proteksyon ng pamilya laban ho sa mikrobyo. Ang Pamil 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero pwede din ho sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Pamil 70% ay isopropyl alcohol, maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Pamil Rubbing Compound Improve Alcohol, abayan ho yung mabango isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Pamil Rubbing Alcohol, parang DCRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik and convenience stores nationwide. Pamil Rubbing Alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:30 na! R-H. Mula sa number 1 smart dishwashing pair. Umaga, Pilipinas. Ay, binabati ho ng mga taga DB Mart ang mga taga Bureau of Internal Revenue. Merry Christmas daw po. Sana naman daw po pakabilis-bilisan niyo yung pag-resolve doon sa kanilang problema dahil marami ho sa kanila alang trabaho ngayon. Arigluhan sa kabilang kanto. Maganda umaga, Pilipinas! Kawawa naman yung mga tao. Ay, teka nga pala, baka wala pa ho kayong mga panregalo. Paalala namin muli sa inyo, available po ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pang mga magniniyog na dati hong umaasa sa kopra, ngayon mga MSMEs na. Yan, ha? Pero paano ho uunlad ang kanilang negosyo kung hindi natin tatangkilikin? Hindi ho natin susuportahan. Ha? Kaya tangkilikin po natin ang produktong ito ng mga magniniyog. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kampo ng Pilipino? Tangerine Chocolate, available sa 0919-095-5935. Para ma-check ho ninyo yung mga available na variants, po pwede ho kayong pumunta sa tangerinechocolate.ph. Ayan, ha? Para matulungan ho natin ang ating mga kapatid na mga magsasaka, yung mga magniniyog. Takinuhin ninyo, dati ho, maaasal lamang ho sila sa kopra. Ngayon, mga big time na ho silang mga entrepreneurs, ha? Mga MSMEs na ho sila. Tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Dalawa arestado matapos mahulihan ang shabu na nagkakahalaga ng 100,000 pesos sa Malabon. Detali mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Maibusta ko yung jail at maulang umaga. Ngayong oras nito, nahulog na sa mainland ng Malabon Police ang maritulak ng shabu na si alias Opet na isang sisagawang baiba sa operasyon kagabi dito sa may bahagi ng Sipur Road sa Manapa Street sa Tanyong Malabon. Ayon dito kay Police Colonel J. Baybayan, nasamsam kay Odet at IB ang 20.5 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 139,400 pesos. Nasa drug watch list naman noon ng PNP today ang dalawang suspect. Kaya nang nakipag-transaction ito sa mga nakasipilyan police ay dito na ikinasa ang baybay sa operasyon dahilan ng kanilang pagkaka-aresto. Wala pa rin dito sa Malabon, naman pa rin sa RS 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Samantala, dako tayo ng Norte. War materials na recover ang maturidad sa abandonadong kuta ng Communist Terrorist Group sa Tubo Abra. Baka Tuba. Hindi. Bakit bang binabagay ilaman natin yung lugar ni Boy Gonzales? Romy Gonzales yan. RH 41 na imbag na bigat. Nadiskubre ng mga otoridad ng mga gamit pandignat sa isang abanduradong kuta ng Communist Terrorist Group na matatagpuan sa bulubundukin bahagi ng Barangay Kili sa Tubo Abra. Nagpapatupad ng minor internal security operation ang mga tropa ng 143rd Special Action Company, 14th Special Action Battalion, Abra at Mountain Province sa Provincial Police Office at Regional Mobile Force Battalion 15 sa naturang barangay ng matuklasan nila ang kuta ng mga Communist Terrorist Group. Nagresulta ito sa pagkakasamsam ng mga war materials, subversibong dokumento, communication devices, medical kits, personal na gamit at iba pa.
Lahat ng mga ito ay nasa pangalaga na ngayon ng Cebu Municipal Police Station at Abra Explosive and Ordnance Division para sa documentation at disposition. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa Magdabarita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Romy, kumusta ang weather? Medyo tumasang konti, naglalaro sa 16 to 17 degrees. Wow, sarap. Ano yun, maghapon o hanggang umaga lang? Pagdating panghali, medyo mainit, pero bandang hapon, malamig na naman. Ayun na siya. Sige, ingat ha. Diyos te gina. Maraming salamat. Ayan, back to you. Romy Gonzalez, mula po dyan sa norte. Oy, teka nga pala. Alam mo ninyo, kung pipunta ho kayo ng Dresden, ha? Sa Dresden, Germany. Sa Dresden, Germany ho doon, ang mga turista, pagka nagpupunta doon sa isang lugar dyan sa Dresden, Germany, gusto nila umulan. Oh, gusto nila umulan. Kasi may bahay dyan sa Dresden, Germany. May isang tourist attraction dyan. Na pagka umuulan, yung bahay, nagbibigay po ng parang harmonic music. Ha? Meron silang merong lumalabas ng na musika. Ayan, ha? Oh, galing sa ano po yan, Dresden, Germany. Oh, yan po, ito na yun noong 1999 pa. Oh, colorful yung mga buildings, ano ha? Nasa few story high. At yung panels po niyan, may mga metal pipes at mga panels na naka-attach sa labas ng bahay. Ayun, tumutugtog siya. Tumutugtog pagka pagka umuulan. Kaya gusto ho ng mga tao talaga, umulan kapag nandun ho sila. Para marinig nila yung sound. Dinisign niya ni na Annette Paul, sculptor ni na ang sculpture work niyan ay gawa ni Annette Paul at ang design naman ay kay Christopha Rosner at saka kay Andre Temple. Punta kinunin nyo, nandun pala sila, no ha? Doon pala nilagyan. Joke, hindi pa ko tayo napupunta dyan, ha? Puntahan nunin nyo, pasalan nunin nyo, ha? Maganda umaga, Pilipinas! 38 anyos na suspect sa pagbibenta ng Shabu Calabozo din sa San Jose Occidental Mindoro. Detalye naman mula kay Don Sorotorio mula sa radyo natin, Kalapan. Don, good morning! Magandang umaga! Calabozo, ang 38 years old na high-value individual sa San Jose Occidental Mindoro. Matapos ang isinigawang bypass operation ng matauhan ng PIDEA kasama ang Municipal Drug Enforcement Unit ng San Jose MPS at Provincial Drug Enforcement Unit ng Occidental Mindoro PPO noong Nobyembre 24. Ayon sa Police Provincial Office, kinilala ang suspect na si alias RJ, isang regional target, listed personality at residente ng nabanggit na lugar. Inaresto si RJ matapos magbenta ng di umanay shabu sa isang police pusher buyer sa halagang 1,000 piso. Nakumpiska sa suspect ang pera na ginamit bilang bypass money at isa pang plastic sachet na pinaghihinala ang shabu na humigit kumulang 3 gramo at tinatayang nasa 24,000 pesos. Dinala na ang mga nakumpiskang pinaghihinala ang droga sa PIDEA Regional Office Mimaropa para sumailalim sa laboratory exam habang ang suspect ay nasa kustudiya ngayon ng PIDEA Occidental Mindoro para harapin ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa 96.9 Radyo natin Kalapan City, Oriental Mindoro. Ako Don Sorotorio, kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas. Maraming salamat, Don. Si Don talagang halata mong nakaultabayo. Buhay na buhay talaga si Don, ano ha? Kahit ganito kaaga, ano ha? Ano nga ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay ang kauna-unahang postbiotic food supplement na available na ngayon sa Mercury Drug. Ayan, kung kayo ay namang problema sa inyong pagkagising, kulang kayo sa sigla, kulang ho kayo sa tulog. Dapat magandang tulog para magandang gising. Ayan, ha? Ang kakulangan po ng tulog o stress at puyat, ang dahilan kung bakit may sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression ng isang tao. Kaya nga po sa tulong ho ng postbiotic na dinevelop po ng mga Hapon, ano, mga eksperto dyan po sa Japan, ang ginawa ho ng Teoxys Joint Ventures, inilagay po ito sa isang kapsula na kung tawagin ngayon ay Ulta Bio. Rekomendado po ito ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Available na sa Mercury Drug dito po sa Metro Manila at sa iba't ibang bahagi ng Kapuluan. Para po sa inyong mga concerns, makamuhi mga tanong ho kayo, ha? Ay, sa linggo,
pagandang pag-uusapan ho natin bangungot. Ayan, ha. Ano nga ba yung bangungot? Yan. Para may mga tanong ho kayo tungkol ho sa Utlabayo, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Ulitin natin, ha. 0917-110-6580. Ayan, ha. Yung winner nga pala natin ng mahiwagang tunog, oy, pakisagot na yung text. Ano, ha? Nang sa gayon, maipadala na natin yung premium mo na 5,000 piso. Pambili ng Utlabayo. Maganda umaga, Pilipinas! Celebrasyon ng Buntis Congress, ipinagdiwang naman sa Dinilupihan, Bataan. Detali mula kay Danny Cumilang, Aris 37. Danny, good morning! Naging mala Barbie World ang naging selebrasyon ng ginanap na Buntis Congress para sa 50 buntis na lumahok mula sa iba't ibang rural health unit sa bayan ng Dinilupihan, Bataan. Ang nasabing selebrasyon ay pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Dinilupihan, Municipal Health Office, Dr. Lahaina Bulaong, kung saan nagsagawa ng lecture ukol sa prenatal cares, kahalagahan at benepisyo ng breastfeeding, lecture on HIV awareness at pre-HIV test. Sa huling bahagi ng aktibidad ay ibinida ng mga Barbie Mommies ang kanilang husay at talento sa Sirigog Buntis Congress pageant, kung saan umapaw ng mga papremyo ang kanilang natanggap. Kabilang sa mga dumalo, itong Senator District Representative Gila Garcia, Mayor Tong Santos at mga RHU doctor, nurses at midwife. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Cumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May paawak kay kayo nga sa ating mga suki pa dyan sa Pampanga. Ay, sa mga kumadrona, sa mga suki nating kumadrona, sa Midwives Foundation of the Philippines, sa Philippine League of Private and Government Midwives, Tita Che, ano, Yusek Cecil, yung Buntis Congress, lumaganap na, ha. Ang tinataguyod naman ng DCRH ay Buntis Assembly. Tabayanan po ninyo yung pangalawang leg ho ng Buntis Assembly dyan po sa Las Piñas. Ino-organize na ni Congresswoman Camille Villarra. Magandang umaga kay Mayor Senne Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Distribution rate na Meralco dapat na isaayos ng ERC. Ayon naman kay Senator Sherwin Cachalian. Detalye na balita mula kay Raymond at Paz, Aris 28. Good morning, Raymond. Kinalampag ni Senador Sherwin Cachalian ng Energy Regulatory Commission o ERC na madali na ang pagsasaayos sa power distribution rate ng Meralco. Kasunod ito na naging pahayag ni dating ERC Chairperson Agnes de Banadera sa pagdinig sa Kamara de Representantes na binabayaran ng Meralco ang gastos ng mga consultant ng ERC na siyang nagtatakda sa Weighted Average Cost of Capital o WACC na may epekto sa singil sa kuryente. Isinisinigat siya yan sa hindi pa nababagong power distribution rate kaya patuloy na tumataas ang singil ng Meralco. Nauna nang inihag ni Laguna Congressman Dan Fernandez ng hindi pa na-adjust na WACC o WAC ang pangunahing dahilan kung kaya't ang singil sa kuryente sa Pilipinas ang isa sa pinakamataas sa Asia. Ang WAC ang susi sa pagkwenta ng distribution rates. Napako na umano ang WAC ng Meralco simula pa noong Asian Financial Crisis. Iginit ni Gatchalya na dapat tiyakin ng ERC na ang rates na sinisingil ng mga distribution utilities gaya ng Meralco sa mga consumers ay tama at makatarungan. Batay sa schedule ng ERC ang final determination para sa 5th regulatory period rate reset para sa lahat ng distribution utilities ay sa March 2024. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Adpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Sabi ho ng Meralco, fake news! Fake daw yung figure na sinasabi ni Congressman Dan Fernandez. Sabi naman ni Congressman Dan Fernandez, paano magiging fake yun? Eh, galing sa inyo yung data, eh. Diba? Sagutin nyo! At kung kinakailangan i-repand, i-repand nyo! Maganda umaga, Pilipinas! Uy, si Rayber Cruz, tiniyak na si Julie San Jose na daw ang babaeng pakakasalan niya. Talaga? Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Seryoso ang kapuso actor na si Rayber Cruz sa relasyon nila ni Julian San Jose. Ang sabi ni Rayber nung huli naming nakapanayam ay nasa isip na raw niyang si Julian na talaga ang babaeng pakakasalan niya. Pakinggan natin ang pahayag ni Rayber Cruz. Thank you.
Ayan ang pahayag ni Raver Cruz. Mag-iisang taon na rin ang relasyon ng dalawa at nagtutulungan na sila para sa kanilang showbiz career. Ang sabi pa ni Raver na sa tamang edad na rin naman daw siya, nakapag-ipon na siya at nakapagpatayo na siya ng sariling bahay. Depende naman daw yan kay Julian kung handa na ba siyang bumuo ng pamilya katuwang si Raver Cruz. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Pero kung ako kay Raver, ngayon pa lang, dadagdagan ko na yung bahay na ibibigay niya kay Julian San Jose. Raver, habol ka. May 20 units pang natitira dito po sa GA Tower 2. Ang GA Tower 2 ay nandiyan lamang po sa panulukan ng Bonnie at saka ng EDSA. Madali humakita yan ngayon. May picture ho ng tingnan ho ninyo sa front page ho ng Philippine Star. Laki ng picture ng GA dyan. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. May 20 units na lamang pong natitira. 50,000 pesos all-in down payment para po sa pamaskong handog ho nila. Kung saan may chance pa ho kayong manalo ng 50,000 worth of appliances kung ngayon ho kayo hahabol. Pero pinakamaganda puntahan ho ninyo para makita ho ninyo, panalo ho, pasilidad. Yung lobby palang panalo na para ho kayong bumili ng bagong mga units sa isang 5-star hotel. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ang sabi nga ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! 10 na minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. 54 makalipas ang alas 5, pinuri ni Senator Bongo ang pagtatatag ng Healthway Cancer Care Hospital, ang kauna-unahang pasilidad para sa pangangalaga ng mga may cancer sa bansa. Pinasaniyan ito ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. nitong nakalipas na Biyernes sa Taguig City. Inilarawan ni Senator Go ang pasilidad bilang isang testamento ng pagtutulungan, pagsisikap at pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan. Ayon kay Senator Go, sa tulong ng CCCH, maaaring baguhin ang industriya ng serbisyo sa pangangalaga ng kanser sa pamamagitan ng moderno, makabagong kagamitan kasama ang mga nangungunang medical professionals at mga oncologists. Samantala, truck na balahaw sa Malanday, Marikina. Nako, may kalsada hong hindi madaanan dahil ho sa maulan na madulas ang lansangan tapos sarado pa. Detalye mula kay Ednyel Parosa, RH52 Ednyel. Good morning, Kuyang Angel. Basa ang kalsada, maulang umaga ang gumising sa mga taga Metro East ngayong umaga. Kaya abisa naman para sa mga babiyahe. Hindi madaanan ngayon ang mga motorista itong JP Rizal Street sa bahagi ng Balanday, Marikina. Ayon sa Marikina City Rescue 161, na balahaw ang isang dump truck sa lugar. Nabutas ng accidenting truck ang gutter sa tapat ng South Supermarket area dahilan ang pagkakatrap nito sa parehong lane. Mula pa kaninang alas 3 ito ng madaling araw. Para sa mga babiyahe papuntang Bayan Marikina o sa Quezon City, dumaan muna sa may Imanalo Street mula Bayan Bayanan Avenue. Tayo magsasagawa po ng follow-up report kung may accidenting ito. Samantala, patuloy ang katamtaman hanggang sa may kalakasang pagulan mula sa bahagi ng Quezon City hanggang sa lungsod ng Marikina. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ignel. And with that, tayo po'y pansamantalang nagpapaalam. Susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay hango po sa mga iniwang aral ho sa atin. Ay, teka muna. Congratulations pala muna kay dating Pangulong Digong Duterte. Ha? Pinarangalan sila bilang binigyan sila ng honor, Doctor of Juris. Juris Doctor Degree. Ayan, ng San Pedro College of Law. Kasama ho niya si dating Secretary, Executive Secretary Bingbong Medyadeya. Mga Doctor of Laws na ho sila. Yan, ha? And congratulations din, nakasabay ho nilang naparangalan si Judge Grace Kasaklang ng Pasig. Judge Grace, congratulations. Si Judge Doctor. Yan, ha? At si Judge Fiscal, Doctor Fiscal naman, si Rosanne Montojo, Fiscal Rosanne Montojo ng Quezon City. Ayan, ha? Kasama niya ang kanyang poging mister, si Mayor Guardment Montojo dyan po sa Romblon. Kasama din ho si Fiscal Montojo na binigyan ho ng Juris Doctor Degree. Congratulations, ha? Maraming salamat. So, ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po kay Isaac
Asimov. Ayan, si Isaac Asimov ay isa pong sandali, baka magkamali na naman ako. Mas mabuti nang we defer to our research, ha. Si Isaac Asimov po ay professor ng biochemistry ng Boston University. Kinala ho siya bilang big three sa science fiction writing. Ang sabi niya, education is not something you can finish. Ibig sabihin, habang tayo ay nabubuhay, dapat tuloy-tuloy po tayong nag-aaral. Ayan, ha? Tuloy lamang ho ang learning while we're still living. Maganda umaga, Pilipinas! Tatlong minuto na lamang, Aces na umaga. Susunod na po ang 2x2. Kung yung Angel po si Angel Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. 2x2 o 2 minutos bago mag 2x2.